Okay, pakita ko lang sa inyo itong headers. Ayan, in-unbox ko na para mabilis yung video. Hindi na magtagal. Siyempre, DHL Courier again. Nilabas ko na and ginawa ko siya. Ayan. Sa gitna ng buhin to, dalawang part lang ito eh. Yung front and yung rear. Ayan. Obviously, this set is for Yamaha MT-09, Tracer, and XSR900. Plug and play lang yan. Any canister, pwede. Yung shorty or yung standard size. Muffler, canister, pwede dyan. Basta, as long as 51mm yung inlet nung ikakabit yung muffler or canister. Pasok dyan. And one thing, itong header na to is made of real titanium. Yeah, hindi siya stainless. Real titanium siya. Ayan. And 2 pieces yan, syempre. Alam na lahat yan. Pagkain si O9, 2 pieces. 2 sets yan. Yeah, real titanium. Ayan o, sobrang gaan. Gaan na ito. Pagka stainless to, mabigat to. Kahit itong 1 piraso na to, sobrang bigat. Since titanium ang gaan niya. So, ideal para doon sa mga nag-weight reduction o yung nag-race. The best to, siyempre. Sobrang gaan niya. Ayan. Real titanium. Yan, yung mga welding niya, oh. Ganyang kaganda. Alos nag-gold na yung welding niya. Yung hinang niya, alos nag-gold na. Titanium. Ito, hindi na to titanium. Stainless lang siya. High grade stainless naman, 304. Itong set na to, salpak lang sa MT-09 saka XSR-900 na doon sa Tracer, medyo kailangan mong magkalas ng center stand. Siyempre, yung iba, ayaw nalang gawin yun. Merong paraan para hindi mo kalasin yung center stand. Pag mo nang gamitin to, itong bracket na to, magpapagawa ka ng sarili mong bracket para maiwasan yung center stand na makalas. Yung isang client ko, ganun ginawa niya eh. Yan ang pinakabit to. Ito kasama set na bracket kasi may tatamaan na doon sa ilalim eh. Yung center stand, no? Need mo kalisin talaga sa Tracer. Sa Tracer lang naman. Pero sa MT-09 saka XSR, walang ganung issue eh. Yun lang. Ngayon, ayaw mo naman pagpagwapa ng mga bracket-bracket, aalisin mo yung center stand sa Tracer. Kaya yun na yung issue. Kahit yung stainless, ganoon din, pareho lang naman. Naset. So, ayan. Ito yung pinakadulo niyan eh. Ito. Ayan, nakaganyan. Yung kanina. Ayan, ganyan kasi yan. Ayan, ganyan yan eh. Malabo. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a third, which is the men and the women of the territory. Ganyan, masuksok eh. Malabo. Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Ovo. Dito yung canister, muffler, end cap. Ano na, yan, dito sinusuksok. Any exhaust model pwede dito as long as 51mm yung inlet ng muffler or yung canister, pasok dito yon. At yung mga shorty or standard size muffler like nung Acra, yung mga standard size nya or yung SC o yung Austin Racing, pwede dito, any. Tapos, lagay mo yung titanium din na muffler at canister. Para parehas na titanium, isang buong set. Meron din naman akong mga ganun eh. Titanium na made na canister, saka muffler. Meron ako nun, real titanium. O, di full set. Ayan, ito, audio lang din ng client sa akin. Gusto niya titanium eh.
marami siyang pera, kaya gusto niya titanium. Siguro, one thing gusto niya mas magaan, hindi masyado mabigat yung bike. Ayan, lalo na kung araw-araw, kaya siguro, racing siya, hindi ko na i-tanong. Ayan, the best, sobrang gaan talaga. And syempre, hindi lang yung gaan ng advantage ng titanium, pati yung sounds, mas maganda yung sounds ng titanium, medyo mas pino pa siya. Okay, that's it. And again, don't forget to subscribe this YouTube and follow the FB page para sa mga unboxing and sound test. Lagi ko nang pinopost dito. Meron eh. Yung nga pala yung mga bolts and nuts saka extra bracket. Ayan. Yeah, stainless din yan, syempre. Yung presyo nga pala na ito, syempre, mas mahal sa stainless. Pero, yung presyo niya as titanium made, mura pa rin naman eh. PM nyo lang ako para sa price. Doon sa FB page, lagi naman online eh. Okay, that's it.